minsan tinanong ko na rin sa sarili ko, tinanong ko na rin sa Diyos na napapakinggan kaya ako ng Diyos sa mga hinihiling ko. Kasi ang tagal-tagal ko na nagdadasal sa iyo, sabi ko hindi naman ako nanghihingi ng anong karangyaan. Yung payapang buhay lang. Akala natin mga ordinaryong bagay, pero meron po palang mas malalim na kahulugan sa mga nakatatanggap nito. Tulad ng imahe na ipinamimigay natin tuwing pista, at sino po ang mag-aakala na ito'y magiging tulay ng pananampalataya at pag-asa sa mag-asawang ito na dumadaan sa isang mahigpit na pagsubok. Tampok po natin sa unang episode ng mga kwentong bakit ang buhay ng mag-asawang Alfredo at Edna Sandoval. Yung pagkisimba ko, sabi niya, lagi ka nalang nagsisimba, simba, simba. Ano mangyayari sa'yo sa simba? Puro ka nalang simba, nakakapera ba dyan? Talagang tinitiis ko kasi sabi ko nga, naglilingkod. Dapat sa akin makita yung kababaang loob na maramdaman niya kung ano ba yung ginagawa ko simbahan. Ano ba yung natututuhan ko doon. Gusto kong iparamdam sa kanya yun. Lalo ko siyang niyakap, lalo ko minahal. Nanawa. Sabi ko nga sa inyo, nagkukulang na sa pangunawa, nagkukulang na sa pinansyal, nagkukulang na sa lahat, sa atensyon, kasi nakakulong na siya sa bisyo niya. Ano yung ginagawa ko? No? Marami kong ginagawang mali, nagbabasa, nagagalit lagi, araw-araw yun. Walang hindi oras na ang dirito siya, galit ako lagi. Numura pa nga ako ang mga anak ko. Minumura niya kami. Lalo na ho ako pagka ginabay ko sa simbahan. Kasi minsan nangyayari, trabaho, diretso, simbahan. Pagkaraan nun, sabihin niya sa akin, anong oras na? Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Dumiretso akong simbahan, may gawain kami. Ang dami ko nang maririnig sa kanya. Mumurahin niya ako niyan. Sabi niya sa akin, may araw ka rin. Hindi siya nanakit, pero nandun yung sakit na kalooban. Sakit na kalooban na tiniis ko. Hanggang sa nagnonobinaryo kay San Agustin at kay Santa Monica. Pag nagnobena ako doon, madalas naman nakakakuha ako ng imahe ng San Agustin. Ang mensahe kasi sa akin pag nakakuha ako ng imahe ni San Agustin. Ito yung naging pasaway. Pasaway na walang imposible pag patuloy mong pinagdasal. At katulad ni Santa Monica, nakakuha rin ako ng imahe ni Santa Monica. Sabi ko, ito pa rin yung mensahe sa akin. Ito yung Santa Monica na nagdasal dun sa anak, na naging pasaway. Pero pinagbigyan, naakay, nagsilbi sa Diyos. Sabi ko sa kanya, ganun yan, hindi ako lalabas ng bahay. Gusto ko na ako magbago. Naabot ako nang meron dalawang buwan na dito lang ako. Kahit tulog, ganyan. Kung ano maisipan kong manunod ng TV, ganyan. Yun lang ang ginagawa ko rito. Pagka natutulog siya, yung taimtim na tahimik, taimtim sa puso ko na pinagdarasal ko siya. Talagang sabi ko nga po, healing. Walang imposible. Hanggang sa sabi niya sa akin, hindi ako maghahanap buhay. Hindi ako lalabas ng bahay. Kaya mo ba yun? Sabi ko sa kanya, sige, kakayanin ko. Basta pakita mo lang sa akin kung talaga magbabago ka. Iba yung nararamdaman ko na para ba akong may mahatak sa akin na lumabas yung lalabanan ko ba yung panginginig ng katawan ko sa bisyo ko na hindi ko maiwasan dati. Sabi ko nga, paano ba ito? Gusto mo ka ako mag-serve sa simbahan kasi hindi mo kaya kung sarili mo lang.
Kung ikaw eh meron kang napaglilibangan, yun, nagsisilbi ka sa kanya, makakaiwas ka sa mga tukso kasi mapaglalabanan mo yun. Dahil alam mo na yung ginagawa mo eh hindi na dapat masamahan ng maling gawa. Gumanda ang pakiramdam ko nung ako'y makapag-umpisa, makapagsubo ng otsa sa maraming tao. At malaki, maganda ang ginanda ng pakiramdam ko kasi dating hindi ako sanay humarap sa maraming tao. Nagkaroon ako ng lakas ng loob para harapin sila na ngayon ako isang ganito, eh kaya ko palang magbago at humarap sa maraming tao bilang isang lay minister na dati isang nag-aadik, isang pasaway sa bahay, sa pamilya, nagpahirap. Yung akalaing baka ko nila na dating nagbibisyo na kakalat-kalat lang niya kahit papano sa kalsada eh. Ngayon eh, matino. Kahit papano eh, yung itsura mo eh, nabago na. Talaga ko nung nagbibisyo yan eh, butot balat. Maaawa ka sa itsura niya. Sabi niya, basta nalalabi kong oras o buhay, gusto ko magsilbisimbahan. At siyempre, nakita ko na rin yung pagkukulang ko sa inyo, sabi niya. Noon, magawin ko sa inyo kung ano yung mga nagawa ko. Pagkukulang, pupunuan ko, sabi niya. Kaya sabi niya sa akin, masarap pala ang pakiramdam. O di nga ako ngayon, naramdaman mo na. Kung ano yung ginagawa ko noon, nasabi mo sa akin, simba ko ng simba. Ano man mangyayari sa akin doon, di mo na ako magkakapera. Yung kasi ka akong nararamdaman mo, hindi kayang bayaran ng pera. Kasi payapa ka sa buhay mo. Panatag ka. Sa haba-haba ng panahon na ako eh naligaw sa hindi magandang bisyo, eh kung ang magagawa ko, eh maglingkod para hindi na ako mabalik sa mga dati kong gawain. Kaya ako salamat sa Diyos at salamat kayo sa Agustin din kasi isang halimbawa na patron natin na naligaw ng landas. Pero pwedeng maging inspirasyon kasi sa Agustin na naging pasaway pero naging pantas ng simbahan. At Santa Monica na hindi nagsawang magdasal. Ginaya ko rin ho yung inspirasyon. Pwede rin maging inspirasyon kasi wala sawang pagdadasal, hindi nang hinawa. Hanggang sa yung minimithi niya eh, nakuha niya. Matutunan nawa natin ang kahalagahan po ng pananampalataya sa pagbabago para sa Diyos. Maging mabuting halimbawa nawa ang buhay ni Alfredo at Egna sa ating lahat. Ang pananampalataya po natin hindi lamang magiging kaakit-akit kung tayo magtatanong, kundi kung ito'y sa puso din ay nakaukit.